Buenos dias, magandang umaga sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas ngayong araw na ito ng... Anong araw ngayon, Engineer? Araw po ngayon ng Martes, ika-17 na ng buwan ng Enero. Ayan, ng taong 2023 pa rin. Sabahan pa rin ninyo kami sa hanggang alas 7 ng umaga sapagandit pa rin namin sa inyo ng mga rumerepeke nating mga balita, rumerepeke mga report, at rumerepeke mga issue sa likod ng mga pangunahing mga balita. At siyempre sa kabuuan yan, hanggang alas 7 tayo ng umaga. At si Senyor Ray Pacheco pa rin ang inyong magiging kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika, at kasetihan, hindi, kamaritesihan, hindi. Wala ho, puro mga katotohanan ang pag-uusapan natin ngayong araw na ito ng Martes. At syempre, binabati na po natin yung mga katropa natin, yung mga amigos at mga amigas natin sa buong Islas de Pilipinas. At na yung pagnabigat ka na kayo amin, maayong buntag, maayong aga, na marhain nga aga sa Induga Boss. At syempre, na maupay nga aga kaninyo na tanan. Buenos dias, mga katropa. Good morning, mga katropa peeps. Magandang umaga sa inyong lahat. At sa mga amigos at mga amigas natin sa iba't ibang panig ng El Mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang hating gabi, magandang madaling araw, magandang merienda. 7 minutos na, senyora, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Tuloy na tayo, entra na tayo, abre, andali. Andali ng araw, andali ng oras. 8 minutos na makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Bangon na, yung banga dapat bumangon dyan at gising na, yung dapat gumising dyan. Ngayong araw na ito ng Martes, dapat po nagmamadali na tayo, lalo na yung mga trabaho, yung mga papasok sa eskwela. Gisingin na yan, senyora, at bangon na. At 8 minutos na po makalipas ang alas 6 ng umaga. At entra na tayo sa ating mga rumerepeke at umaalingaungaw at umaribang mga balita. Kasado na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa Islas de Pilipinas. At ito po ay matapos ang ilang kumpanya na nanangis ang nagkumpirma ng anunsyo na epektibo na po alas 6 ng umaga. Ngayon ha, kaya yung mga kumpanya na magpapatupad po ng... Nako talaga rin, ito po ay pagmamahal ha, pagmamahal ng ating presyo ng ating langis, senyora. At ito po ay magpapatupad ng... Magkano? 95 centimos na aumento sa gasolina at 50 centimos sa diesel. Ay, ito pong Pilipinas Shell, sino ba? Clean Fuel, Cheap Fuel, Petrogas, Jetty Petroleum, PTT Philippines, ganun din ang Petron, Phoenix, Petroleum Philippines at Flying V. At ipatutupad din ang mga ito ang 15 centimos kada litro ng rollback sa kerosene naman. Samantala, ganito nga nagdadagdag-bawas rin ang pinatupad ng Caltex na epektibo po ito ng alas 12 kanina po yan, senyora. Ang malaki ang bawas sa presyo ay dahil po sa paggalaw ng halaganan ng isa pandaigdigang merkado. Tuwing Lunes, inaanunsyo na po ng mga oil company ang price adjustment na ipinatutupad sa Martes. Inulit po namin, dagdag bawas tayo ha. Merong mahal, merong napamura. May napamahal, may napamura. Magkasama po yan at mabuti naman at merong namumura at may nagmamahal. Hindi lahat nagmahal. 10 minutos na makalipas ang nagbabadaling alas 6 ng umaga, senyora. Senyor Balita! Eto mabigat, nagbabadya na po sa susunod na buwan ang tinagtawag na pagmamahal ng ayaw na ayaw ng aking Senyora de Palenque, ng aking Senyora de Cocina. Ito pong pagmamahal ng presyo sa LPG. Ayon po kay LPG Marketers Association o LPGA, LPGMA President Arnel T. Bagamat wala pang eksaktong bilang kung magkano ang magiging dagdag, malaki po ang posibilidad dahil patupad ito dahil sa matinding pagtaas po ng demand dyan po sa China. Inamin ni T na pinayuan sila ng mga supplier na maantala ng 2 hanggang 3 linggo ang pagpapadala ng supply ng LPG dahil sa pagtaas po ng demand. Gayunman, tiniyak ni T na agad itong magtutugunan upang hindi maka-epekto sa ating mga consumers.
Tuwing simula ng kada buwan, inaayos ng LPG manufacturer ang presyo na nasabing produkto bilang pagtalima sa galaw nito sa pandaigdigang merkado. Senyor Balita! 11 minutos na, senyora, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Wala nang choice ang Pilipinas, ha, kundi talaga mag-angkat tayo ng sibuyas. Kaya nga yung mga stewardess natin hindi naman sila nag-angkat eh, bumili lang eh. Nahuli pa ang pagsig ng customs natin, ano ha? Hindi ko alam na ganun kahigpit ngayon ang costume natin. Ayan ha. Saludo kami sa inyo dyan. Kahit na ilang kilo lang, nahuhuli nyo. Ha? Saludo kami sa inyo. Costumes. Mahusay na. Pero yung mga stewardess nakapaanin nyo. Ha? Nakitaan nyo na sibuyas. Sus, Mario, sir. Galing nyo. Galing nyo. Ah, yung malalaki. Nakikita ba? Hindi. Maliliit nga eh. Kitang-kita na eh. Malalaki pa. Hindi makita. Pabira kayo. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago po ito magtungo sa Switzerland. Nasa gitna ng namimiligrong supply ng sibuyas ngayon taon, ay sinabayan na pa ito ng matataas na presyo. Ayon kay Pangulong Marcos, maraming paraan ng ginawa ang pamahalaan para maiwasan ang pag-angkat gaya ng pagpigil sa pagpupuslit. Ngunit hindi naman ito naging epektibo. Talaga? Tignan nga natin. Binigyan din naman ng Pangulo. Kasi yan nga, stewardess kayo, di nakalusot eh. Yung pang malalaki. Tignan nga natin. Binigyan din naman ng Pangulo na ginagawa pa rin niya ang lahat ng posibleng solusyon para maiwasan ang pag-angkat gaya ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka ng sibuyas. Noong Biyernes, Enero at 13, itinigilan ng Kadiwa Stores ang pagbibenta ng pula at puting sibuyas sa bansa na nagkakalagan ng 170 pesos kada kilo, mas mura kumpara sa 600 hanggang 700 pesos kada kilo sa mga palengke. Senyor Balita! Dahil din sa sibuyas, senyora, dahil din sa sibuyas na nakakaiyak ang presyo, ito po talagang nakakaiyak at nakakalungkot dahil lumilito po sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture na tumaas ang presyo ng sibuyas. Yung National President ng Young Farmers Challenge Club of the Philippines, 5 ang magsasaka na nagpakamatay. Sipin nyo, sa isang barangay sa Bayambang, Pangasinan, dahil po dyan sa sibuyas. Ano po, masig talaga ng sibuyas, ano? Talagang sobrang nakakaiyak na yan, ha? Nagpakamatay po. Ipinisinta niya sa hearing si Nanay Merly. Ito po ang pagdinig na ginawa sa Senate Committee on Agriculture ukol sa tumaas na presyo ng sibuyas. Nagpakamatay umano ang mister nung nakaraang taon dahil milyon-milyong piso ang naging utang dahil po sa lugi ng sibuyas nung inatake ng armyworm o harabas, at ngayon lang siya nababawi pero hindi rin nakabawi dahil sa mga importasyon daw po ng sibuyas. At sinabi ni Nanay Merly na nalugi sila sa pagtatanim ng sibuyas dahil sa peste at sa mga pag-ulan, at ngayon pa lang siya nababawi pero bagsak ang presyo kapag binibili sa kinila, sa kanila ng mga traders. Umapila po sila na sana bilhin ang mga magsasaka ng sibuyas, o bilhin niya po yun ng mga magsasaka ng sibuyas sa tamang presyo para hindi sila malugi at mabentahan din naman ng tamang presyo ang consumers. Ayon kay Nasedam, nung 700 pesos kada kilo ang bentahan ng sibuyas dito sa Metro Manila, namili ang kanilang grupo ng sibuyas sa Pangasinan sa presyong 125 pesos at 250 pesos na naibenta nila sa Baydila sa halagang 350 pesos na malaking tulungan niya sa consumers. At sa pagdinig din, sinabi ni Senator Amy Marcos na nakarating sa kanya na hindi lang sa Pangasinan may mga onion farmers na nag-suicide. Hindi dahil lang sa, hindi lamang po dun sa Pangasinan may nag-suicide at nagpakamatay dahil po sa sibuyas, dahil sa lugi, kundi pati rin po sa Nueva Ecija at sa lugar po ng Pampanga. Nakakalungkot talaga ang sibuyas. Talagang sobrang nakakaiyak kung ganito pa humantong sa pagpapakamatay ng ating mga magsasaka ng sibuyas. Magbabalik si Senyor Ray Pacheco, magbabalik ang buong personal news and operations center ng DWIZ Radio, at dito pa rin po sa ating DWIZ TV. 15 minutes, 15 minutos na makalipas ang nagbabadali ka na sa 6 ng umaga. Senyor Balita!
Andali ng oras. 17 minutos na po, senyora. Magalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Ngayong araw na ito ng Martes at 17 na buwan ng Enero. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa pag-atid pa rin namin sa inyo ng mga umaarribang mga balita. O siyempre, tumaas ang presyo ng bigas sa bansa ngayong Enero. Nako, talaga puro pagmamahal ang balita ito, senyora. Ito ay matapos pumalo na sa 40 hanggang 50 pesos ang farm gate prices o ng price ng bigas kada sako, katumbas po ng 80 centavos hanggang pisong kada kilo pagtaas sa mga mamimili. Ayon kay Rosendo So, presidente ng Samahan ng Industriya ng Agrikultura o SINAG, inaasahan nila na ang taas sigil sa bigas na ugat ng mababang rice output at lumalaking global demand sa imported na produkto. At maliban sa bigas ay nakita na rin ni So, na talagang tataas ang presyo ng... Ano nakita mo, Mr. So? I saw na ang pagtaas ng mga presyo ng mantika. Ito nakita ni Mr. So. I saw the pagtaas ng presyo ng asukal. Kita mo? Ano pa, Mr. So? I saw ng pagtaas din ng presyo ng pataba. Mr. So. Ano pa, Mr. So? I saw ng pagtaas ng presyo ng patuka. Maraming nakikita talaga ni Mr. So. Ano pa, Mr. So? Pagtaas ng presyo ng soya. Ba talaga rin si Mr. So? Ano pa, Mr. So? I saw the presyo ng ang pagtaas ng presyo ng inyo. Inyo ba? Nakita niya. Talaga matindi si Mr. So. Maraming salamat, Mr. So. At least you saw everything. May kinalaman po sa pagtaas ng mga pangunahing pangangailangan natin, mga kinakailangan ng ating mga mamimili. 19 minutos na po makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Sa Senado, ang ginawang pag-aresto po naman ng mga tauhan, ayan, nakayabi ko sa inyo, ng Bureau of Customs, napakausay talaga ng boke, sa 10 airline crew dahil sa pagbit-bit umano ng tigda 2 kilo, nakita yan, ha? Nakita nila yan sa camera, nakita nila yan. Ganun kabagsik ang ating, kaya sabi ko sa inyo, ibahin nyo ang Bureau of Customs natin na yun. Kitang-kita nila yan sa kanilang mga x-ray, ha? Kahit na ilagay nyo pa yan, saan ba inilagay ng mga stewardess yan at nakita pa? Ganun kabagsik ang ating mga custom, ha? Kaya lang kinu-question kayo ng Senado. Bakit naman yun yung kinu-question, kahit na nga, hindi nyo nakikita na hindi nyo makakarusot sa ating custom, ganun sila kabagsik. Tapos, kino-question ng Senado, sa pagdinigdo po ng Senate Committee on Agriculture and Food na pinamumunuan po ni Senadora Cynthia Villar, ikinalungkot ni Senador JB Ejercito naging aksyon ng BOC sa 10 PAL flight attendant dahil sa pagtatanggang ipasok sa bansa ang mga imported na sibuyas at ilang prutas na walang import permit. Dalang niya pa ba ng import permit? Yung konti-konti lang yan? Ang bagsik pala, no? Meron palang ganyan yan, ano? Ayon kay Ejercito, dapat maging eye-opener ang naganap na pangyayari dahil imbes na ibang pasalubong mula sa ibang bansa dapat nadala ng mga ito, sibuyas, ha? O agricultural products ang kanilang napiling iuwi para sa kanilang pamilya. At sa naging pahayag naman ni Senador Rafi Tulpo, kanyang tinanong ang BOC dahil sa mataas na presyo ng sibuyas sa bansa. Bukod pa dito, kinastigo din ni Tulpo ang ginawang paghuli ng mga tauhan ng BOC dahil ang mga smuggleran dapat ipinakukulong, hindi ang mga airline crew. O nga naman eh, kasi ano lang naman yan eh, pasalubong pala, hindi po pwede. Pero yung malalaki, nakita nyo ba? Naharang ba nito? Ayun lang, hindi ko alam. Wala akong alam dyan kung naharang nila. Pero basta malaga, kahit na maliit lang yan, kitang-kita kagad yan sa camera ng BOC. Hindi makakaalis yan sa mata. Ganun ho kabagsik ang ating bok. Ha? Ganun ho kabagsik ang ating bok. Kaya mabuhay ka, bok. Ha? Mabuhay ka, bok. Anong bok? BOC. Bok. Alam mo, style mo, bok. Isa lang, BOC. Ayan, Bureau of Custom. Sinabi ni Tulpo na hindi katanggap-tanggap ang nangyaring paghuli sa mga crew ng PAL kung saan posibleng kilala ng mga taga-custom ang mga smuggler, kaya hindi pa nahuhuli ang mga ito hanggang sa ngayon. Kabilang na po, sino-sino yan? Kaya nga nagtataka nga ako, bakit wala pang nahuhuli? Yung Onion Queen, nahuli nyo na? Nahuli nyo yung Onion Queen? Malalaki yan eh. Hindi makita ng camera, lumalampas eh.
Lumalampas ata sa camera, tama ba, Engineer Winner? Baka pag oras na malaki, nakagaya ni Onion Queen, hindi ho tumatalab yung camera. Tumatalab lang yan sa mga stewardess, ayan, na maliliit lang ang mga daladala, mga pasalubong lang nila, eh, ganun ho, kabagsik. Ito pong, sino-sino ba yung mga Onion Queen na yan? Leia Cruz, Manuel Tan, Andrew Chang, Jun Diamante, yan po yung nagpupuslit ng sibuyas at iba pang gulay at pagkain, pero kung nagpupuslit yan, hindi nakalagay sa bulsa, ha? Hindi nakasupot, ha? Malakihan ho yan, bulto-bulto. Hindi ho tumatalab ang aning kanilang camera dyan. Hindi ho tumatalab. Tumatalab lang sa mga patingi-tingi. Yan, yung mga pasalubong. Dyan, tatalab ang camera ng ano, ng BOC. Mausay yung BOC natin. 23 minutos na makalipas ang nagbabadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Po ng mga consumer at magsasaka ang nagprotesta na po sa tanggapan ng Department of Agriculture sa Quezon City. Ito yung po ang panawagan. Ipanawagan na po sa DA ang pagbaba ng presyo ng pagkain dahil hindi pa umano makakain ng maayos ang maraming Pilipino bunsod ng nagmamahal ang mga bilihin. Wow, talaga rin naman. At ayon po, batay po ito kay Bigas spokesperson Cathy Stabilio, dapat resolbahin ang matinding krisis sa pagkain at maglatag ng long-term solution sa halip na mag-angkat. Una nang ipinayag ng gobyerno na plano nitong mag-import ng mahigit 21,000 metrikong tonelada ng sibuyas para umano mapababa ang presyo nito sa merkado. Gayunman, hindi anila importasyon ng tugon sa problema kundi pagbibigay ng ayuda sa ating mga magsasaka, partikular na po sa mga magsisibuyas na mas epektibo at pangmatagalan ang kanilang solusyon. 24 minutos na makalipas ang nagbabadaling alas 6 ng umaga. May report muna tayong tatanggapin. Sandali lang. DWIZ Patrol Report. Pagkakaroon daw ng mga DA Secretary, kailangan daw para may umako na dyan sa responsibilidad ng sibuyas kapag nagkaka-crisis sa agricultural, dito sa mga agricultural products natin. Nalamin nga natin ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 19, Shelly Ortega. Bueno, Shelly? Kailangan na ng Agriculture Secretary na aako sa kawalan ng aksyon sa nararanasang krisis sa agricultural products tulad sa sibuyas at naging krisis noon sa asukala. Itiniyag ni Senator Grace po. Ayon kay po, halos na imbestigahan na yata nila lahat ng ingredients sa kusina. Sinabi naman ni Senator Amy Marcos na mala roller coaster ang tindi ng pagtaas ng presyo ng sibuyas at ang nakikita niyang dahilan ay ang kakulangan sa maayos na pagpaplano. Ayon kay Senator Marcos, sagot daw sana sa pagtaas ng presyo ang minimal importation, pero mukhang may manipulation daw ito sa nangyayari sa presyuhan ng sibuyas. Sinabi naman ni Senator Cynthia Villar na mahal ang presyo ng sibuyas dahil sa shortage, pero kung titingnan daw ay may oversupply naman noong 2021 at pwede sana itong makover ang kakulangan noong 2022. Pinagalitan niya naman ni Senator Raffy Tulfo ang DA na import ng agricultural products dahil pag may import daw ay may lagay at padulas. At mukha daw ito'y kinukondone o kinukonsinte ng Department of Agriculture. Ito sa Patrol 19, Shelly Ortega. Bueno, naglatsing pila metodong lakas sa DWIZ. Senyor Balita! 26 minutos na po, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Maraming salamat, Shelly Ortega. Bueno, samantala, ibinunyag po sa pagdinig ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform na pinamumunuan po ni Senator Cynthia Villar ang matinding pambabarat, ha, ng mga trader ng mga sa mga magsasaka ng sibuyas. Puro balitang sibuyas tayo talaga, no, ha? Sa hearing ng Senado kahapon, inilaan po ni Romel Caningasan, municipal agriculturist ng San Jose Occidental Mindoro, na binili lamang ng trader sa mga magsasaka ng sibuyas magkano? 8-15 pesos per kilo. Ay, talaga din naman. Gayunman, ibinebenta sa merkado ang mga sibuyas ng magkano? 500-700 pesos kada kilo, lalo na sa Metro Manila. Ayon po kay Kalingasan, ang mga mahal na sibuyas na ibinenta po sa merkado mula po Setyembre hanggang Disyembre, binili na po yan ng mga traders sa mga magsasaka Marso pa at Abril ng panahon ng anihan. O di kung ganun, tinago yan, ano? Di ba ang galing? Tinago, ang galing. At itinago lamang nga niya ito sa mga cold storage facilities
at inilabas kung kailan walang ani para ibenta sa mas mataas na presyo. Ang galing nyo! Ang galing nyo talaga! Ang galing nyo! Bilib na ako sa inyo! Bilib na ako talaga! Samantala, asahan na mga biyahero ang murang pasahe sa eroplano ngayong taon. Ba, asahan na po ng mga biyahero ha, na ang murang pasahe sa eroplano ngayong taon. Vic, biyahe na tayo. Ito'y makarang i-anunsyo ng Civil Aeronautics Board o CAB na ibababa nila sa level 6 ang fuel charges sa Pebrero mula sa kasalukuyang level 7. Ayon kay CAB Executive Director Carmelo Arcilla III, nasa downward trend na po ang fuel surcharge simula pa noong Hulyo ng isang taon dahil sa pagsadsad ng presyo ng jet fuel hanggang nitong Enero 9. Sa ilalim ng level 6 fuel surcharge, papatawan lamang ng mahigit na 610 pesos fuel surcharge ang mga pasaherong bibili ng tiket sa susunod na buwan para sa international flights patungong Taiwan, Hong Kong, Vietnam, Cambodia at Brunei. Para naman sa mga biyabiyay ng mahigit 14,000 kilometro mula sa Pilipinas, aabot ng 4,538 pesos ang magiging fuel surcharge. Samantala sa domestic flights, ibababa po yan sa 185 hanggang 665 pesos. Ang fuel surcharge depende po yan sa layo o lapit. Ayan, maliwanag ka, maliwanag po yan. Samantala, sumadsad po sa dalampasigan ng isang pantalan sa sitio Tanjong sa barangay Kahatian, bayan ng Indanan, Sulu, ang isang barko. At batay po sa ulat, lula ng MV Meline Express ang isang kapitan, 11 crew at 25,000 sako ng, hindi sibuyas yan ha, bigas. Bigas po, hindi sibuyas, na galing pa sa Sandakan, Sabah, Malaysia. Nakadagda naman dumaong sa pantalan ng barko at mag-aalas sa 10 ng umaga kahapon nang magkaroon ng problema sa pagmamaniobra dahil sa mababang level ng tubig dagat. Agad namang remisponde at nagsagawa ng rescue operations ang 72nd Company ng 7th Special Action Battalion ng PNP Special Action Force na nakabase sa lugar sa tulong ng mga lokal na residente. Senyor Balita! Balik kayo sumusubaybay sa ating pang-umagang palatuntunang Senyor Balita. Siyempre, ngayong araw na ito ng Martes, samahan pa rin ninyo kami hanggang alas 7 ng umaga at tuloy-tuloy pa rin kami sa pag-aatid namin ng mga rumerepeke at umaaribang mga balita at mga issue na tatalakayin pa rin natin sa kabuuan ng ating palatuntunan ngayong araw na ito. Magbabalik kami pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang palala, Philippine Standard Time, ganap na nga na sa 6:30 ng umaga. Senyor Balita! Balita! Senyor Balita! 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 Andali, andali, andali. 33 minutos na po makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga ngayong araw na ito ng Martes. Ikalabing pito po ng buwan ng Enero, Senyora. Samahan pa rin ninyo kami hanggang alas 7 ng umaga. At syempre, binabati na po natin ang mga katropa natin. Yung mga katropa natin, si Senyor Dalupang, Senyor Katindig, Senyor Luciano, Senyor Vergara. Maraming salamat, Lani Esteban ng COA Commonwealth Area. At ganoon po si Natita Lynn Hugo, Buboy Flores, Hans Flores. Nako, konting ingat sa pagmamaneho sa gitna ng kalye. Ayan, at binabati rin natin sina yung mga amigos at mga amigas natin, sina Manang Denny, Papang Loreto de la Cruz, Mami Rose, and Kiko de la Cruz family, Mercado family, dyan po naman sa May Kawayan City. At si ganun din, Maupay Ngaga, si Anyoan Joseph Barbas, ayan, Nelson Malinao, dyan po naman sa Virginia, USA, Gibbs Tungia, parang, talaga naman, Geraldine Inguna Bertudes, Nicolas, ayan, Roberto Villegas, at ganun din si Franklin Sabdin, Ramiro Ginakaran, mula po yan sa Bulacan, Ramona Badillo, good morning from Santa Rosa, Laguna, Andrea Jong, Ohio Gozaimasta, at Gabriela Ralusta, good morning, Soraida Calamonte, ayan, at Ricardo, nabasa na natin yung iba, Mary Jane Alba, maraming salamat, at ganun din si Geraldine Enguna Bertudes, Ramon Abadillo, muchas gracias, ha? 74 minutos na makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Iyanig ng magnitude na 5.3 na lindolang Tinaga Island, Camarines Norte, Senyora, kaninang alas 5.57 ng umaga. May lalim po ang pagyanig ng 10 kilometro at tectonic
Ang origin po nito na itala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, OPBOX, ang Instrumental Intensity 5 sa Dait, Camarines Norte, Intensity 3 sa Jose Panganiban, Camarines Norte, Ragay, Iriga City, Camarines Sur, San Roque, Northern Samar, Intensity 2 sa Pili, Pasacao, Camarines Sur, Infanta, Gumaca, Mauban, Ginayangan, Mulanay, Alabat, Quezon. Intensity 1 sa Pulilan, Bulacan, Pasig City, Marikina City, Metro Manila, Calawag, Quezon at Taytay, Rizal. Ayon pa sa PBOX, asahan ang pinsala at aftershocks matapos po ang naturang pagyanig. Señor Balita! 5 minutos na po makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Nananatili naman sa 28 ang nasawi sa bansa. Dahil sa pagulan po at pagbaha na dala ng low pressure area at shear line. Bate po sa uling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, 5 po sa mga nasawi ay mula sa Bicol Region, 7 sa Northern Mindanao at Caraga, 8 sa Zamboanga Peninsula at 1 sa Davao Region. Mula sa bilang na binawian ng buhay, 15 pa lamang ang naberipika habang 13 ang inaalam pa. Nakapagdala rin ang NDRRMC ng 11 nasugatan mula sa Zamboanga Peninsula at Northern Mindanao dahil sa pagbaha, habang 2 ang nawawala sa Northern Mindanao at 1 sa BARMM. Noong Disyembre na karang taon, higit 50 rin ang nasawi sa bansa dahil sa LPA at shearline na kung saan karamihan ay nagmula po sa Northern Mindanao. Senyor Balita! 26 minutos na po makalipas ang nagmamadaling na 6 ng umaga, ipinanawagan naman ng isang commuters group ang pagpapatigil ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa sarili nitong investigasyon sa aberya sa Daia sa Sumalubong, na sumalubong po yan sa mahigit 60,000 pasahero noong bagong taon. Iginit po ni Passenger Forum Convener Primo Murillo na mawawalan lamang ng kredibilidad ang investigasyon ng CAAP. Ayon kay Murillo, wala namang wala anuman ang maging resulta ng investigasyon dahil mismong CAAP ang sangkot dito po sa kapalpakan sa airport. Sa halipan niya na internal investigation, isang independent body ang dapat manguna sa pagbubusisi upang matiyak ang impartiality at credibility ng investigasyon. Binigyan din ni Murillo na sa katunayan ay ilang pasaherong stranded dahil sa technical glitch noong Enero a 1 ang nananawagang papanagutin ang CAAP officials. Talaga din naman, ano ba naman yung nangyari yan? At katapos sasabihin pa ngayon nagkaroon pa kayo ng sarili niyong investigasyon, di palusutay lang yan. O nga naman. At bukod sa matinding perwisyo, nadagdagan din ang gastos ng mga biyaherong nagkansila ng kanilang flights dahil sa karagdagang accommodation at iba pang pangangailangan, bagay na hindi naman babayaran o i-refund. At ikinakasa naman ng grupo ang isang class suit laban sa CAAP, pero hihintayin muna nilang matapos po ang investigasyon ng Senado bago ilarga ang naturang kaso. Señor Balita! 28 minutos na, senyora, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Sa patuloy pa rin pag-atid namin sa inyo ng mga Romero Peque at umaaribang mga balita. Samantala, 24 na colonel at general na lang ng Philippine National Police, o 24 na lang ha, ang hindi pa nakakapaghain ng kanilang courtesy resignation. Yan po'y batay sa datos ng PNP Directorate for Personnel and Records Management. Umabot na po sa 929 o 97.48% ng kabuang 953 third-level police officials ng PNP ang nakapaghain na ng kanilang pagbibitiw. At mayigit isang linggo ito matapos po ang apilan ni DILG Secretary Benjamin Benhar Avalos bilang bagay ng paglilinis po sa hanay ng pulisya kontra illegal na droga.
Eh karamihan po sa mga hindi pa nakapagsusumite. Saan? Eh galing daw po sa Visayas at Mindanao na pinag-iisipan po mabuti ang desisyon dahil sa ilang mga kadahilanan. Ano kayang kadahilanan niyan? At muli namang nilinaw ni Secretary Abalos na walang parusang maghihintay sa mga hindi magsusumite ng kanilang pagbibitiw dahil ito ay voluntaryo lamang. Ay, voluntaryo lang naman pala eh. Hindi na ako mag-resign. Eh, voluntary lang naman pala. Kala ko, it's a must. No, hindi. Hindi pala obligado. Ayan. Samantala, planong ibaba ng Department of Interior and Local Government o DILG ang courtesy designation policy sa mga barangay. Kasama na barangay? Oo, isasama na pati barangay. Yung mga barangay official, nakulagot kayo mga taga-barangay, may tulog kayo. Kala nyo, lusot na kayo, kaso extended kayo. Ha? Ayan, meron po planong ibaba din ng Department of Interior and Local Government o DILG ang courtesy designation dahil damay din kayo sa droga eh. Diba? Eh, minsan na nagagaling naman sa barangay talaga yan eh. Tama ba, engineer? Winner? Nagkakakutsabahan yan eh. Police at saka yung barangay. Yung barangay ang pinakamanapit eh. Eh dahil teritoryo niya yan eh. Alam niya lahat yan. At ito'y matapos po ang naging panawagan ni Interior Secretary Benar Abalos na magsubiti ng courtesy resignation ng nasa mahigit 950 colonel at general. Ilan kaya ang barangay natin sa buong Pilipinas na mag-courtesy resignation? At kasunod ito ng pagkakasangkot ng ilang tauhan ng Philippine National Police o PNP sa illegal drug trade dahilan para isailalim sa anti-illegal drug campaign ang mga nabanggit na bilang ng mga opisyal sa hanay ng pulis. Siya. Ayon po kay Abalos, kanilang kinukonsidera ang pagsasailalim sa evaluation ng lahat ng opisyal ng pamahalaan kaugnay sa issue ng illegal na droga na isa sa malaking problema sa Islas de Pilipinas. Eh talaga naman eh, shabu dito, shabu riyan. Hindi sana kung shabu. Ibang klaseng shabu yan, senyore. Kaya ho, yan ang kailangan natin pagkukunan ng pansin. Ayan ha, at antabayanan po natin ha, sana tutuhanin ito ni Secretary Abalos na hindi lamang pulis importante yung mga barangay official. Matagal na pong namamayagpagpayan dyan sa lugar na yan, ha? Dahil alalahanin ninyo, matagal pa, na-extend po yung eleksyon nila. At malamang, maka tayo makatsempo dyan na Secretary, ha? Hindi lamang pulis at barangay. Katkutsaba yan eh. Hindi maaaring hindi eh. Dahil nandyan lang yan sila eh. Eh tabi-tabi, saan ba magsisimula ang droga? Eh siyempre sa barangay. O kaya sigurado yan. Maganda yung plano nyo. Ibaba ninyo ang courtesy resignation na yan. Ibaba nyo pa rin hanggang dyan sa barangay official at maraming matutuwa sa inyo, Secretary Abalos. 42 minutos makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Balita! Ayan, makakatakbo daw pero hindi makapagtatago sa batas ang mga narco cops o yung mga pulis na hininalang sangkot sa illegal na drug, na tinatawag nating illegal drug trade. Yan po ang tiniyak ni Secretary Abalos, ha? Kahit nag-resign, kahit nagretiro na ang pulis na sangkot umano sa illegal na droga. Ayon kay Abalos, gumugulong na po ang case build-up laban sa mga hinihinalang narco o ninja cops. Katulong ata si Magalong dyan eh. Alam mo naman, si Mayor Magalong, yan po ang isa sa mga talagang nung nagkakaroon ng investigasyon, siya lang ang pumalag dyan eh. Kaya mas may credibilidad po itong si Mayor Magalong na isa pong kilala nating general. Na may malaking tulong ang magagawa niya, mukhang marami siyang alam sa mga police cop, ay sa mga cops natin, sa mga police natin. Ang kanilaan niyang na ginagawa ay hindi lamang matatapos sa pagtanggap daw ng courtesy resignation sa mga police official. Binigyan din ng kalihim na gagamitin gabay ang 5-man advisory group at National Police Commission ang mga ebidensyang hawak nila sa pagsasampa ng kaso laban sa mga iskalawag na polis. Sana all. Okay, sana all. At iginit ni Abalos ng retirement ng mga polis na hindi sangkot umano sa illegal drug trade. Hindi nangangahulugang absuelto na sila dahil bubuo ang DILG ng solidong kaso laban sa mga ito para mapanagot kayo sa batas. Balita! At noong ito, pinag-aaralan din po ng DILG at Philippine National Police ang pagsasampublico
sa pangalan ng mga pulis. Kala ko hindi na muna. Hindi, pinag-aralan nila. Ibulgar na. Yung mapapatunayang sangkot sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga sa bansa. Hindi, wag na lang kaya. Itago na lang nila. Hulihin na lang nila kaya. Ano? Eh, kasi pag binulga, nakakaya daw sa pamilya. Oo, hindi. Wala tayong magagawa. Yan. At kasunod ito ng 929 na bilang ng mga colonel at general na nagsumiti ng kanilang courtesy resignation bilang tugon sa panawagan ng Interior Secretary Benjamin Benhar Abalos Jr. kung saan 24 pa ang inihintay para sa kanilang resignation call. Kabilang sa mga hindi pa nakapagsumite, ang mga matataas na opisyal na nakatalaga sa Visayas at Mindanao. Napatid na wala pang malinaw na pag-uusap at hindi pa buo ang desisyon ng dalawang ahensya kaugnay sa planong pagsasapubliko sa mga pangalan nitong mga narco cops natin, senyora. At antabayan na natin yan, malalaman din natin sa mga susunod pang mga araw habang nakatuto kayo dito pa rin sa himpilan ng TWIC Radio at ICTV. Magbabalik pa ang Senyor Balita pagkalipas po lamang ng ilang managang palala. Philippine Standard Time, 45 minutos na po makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Andali, 47 minutos na po makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga, senyora. Okay na ba ito, Hias? Okay, alamin muna natin yung kalagay ng trapiko natin sa mga sandaling ito, senyora. At yung mga amigos at mga amigas natin na nasa gitna ng kalye ngayon, konting ingat sa pagmamaneho at tingnan natin ang traffic situation sa mamagitan pa rin ng ating MMDA Metro Base. Traffic update natin mula kay Christian Barrero. Christian? Buenos dias po. Opo, good morning Sir Ray Pacheco at ganyan din po sa mga tagapakinig ng DWIC. At mapagpalang umaga po sa ating lahat. At dito po tayo magsisimula sa Edsa Southbound. Medyo mabigat po ang trapiko natin mula Timog hanggang makalagpas po tayo ng bahagi ng Cubao. After po niyan, magiging light to moderate na po tayo. Approaching po tayo ng Ortigas. After Ortigas, magiging malog po yung ating magiging pagbiyahe. At muling bibigat ng kaunti, approaching po tayo ng Estrella hanggang makalagpas lang ng Buendia. Dumako naman tayo ng EDSA Northbound from Magallanes Flyover po. Makakaranas tayo ng konting pagbigat ng daloy ng trapiko hanggang makalagpas po tayo dito po sa may Ayala Split po. Yung going to tunnel at yung paakyat din po. Dumako naman tayo sa bahagi dito sa may White Plains hanggang makalagpas tayo ng Boni Serrano ay light to moderate traffic. Doon naman po sa bahagi tayo ng C5 Southbound sa may Luzon hanggang makalagpas ng Ateneo. Yan lang po tayo makakaranas ng medyo pagbigat ang daloy ng trapiko pero pagkatapos po niyan makakaranas tayo ng kagaanan tuloy-tuloy hanggang makarating tayo dito sa bahagi ng Libis. From Libis going po ng Bagong Bayan ay light to moderate traffic. Tapos po paglagpas natin dito ay makakaranas ulit tayo ng kaluwagan at bibigat ito pagdating natin dito sa may Julio Vargas approaching po tayo dito po sa may Bagong Ilog. Dumako naman po tayo ng C5 Northbound. C5 Northbound natin sa mga oras na ito ay maluwag na maluwag po. Maliban po pagdating natin dito po sa may Aurora, Katipunan hanggang makalagpas tayo ng Ateneo. Ang Ortigas sabi niyo sa mga oras na ito, Sir Ray, bali dito lang po sa westbound from C5 Ortigas. Approaching po tayo ng Meralco ay light to moderate traffic tayo. Pero ang eastbound ng Ortigas ay maluwag na maluwag po. At pala lang po ulit natin sa ating mga motorista ng number coding po ng MMDA ay nagsisimula pa rin po ng 7 ng umaga hanggang 10 ng umaga at masusundan po yan ng 5 ng hapon hanggang 8 ng gabi. At para sa mga tanungan, maaari po tayong tumawag sa MMDA hotline 136. At yun lamang po muna, ito si Christian Barrero nag-uulat. Maraming salamat, Christian Barrero, direktamente mula pa rin sa Metro Base ng MMDA. Update natin sa kalagay ng trapiko ngayong araw na ito ng Martes, 17 ng buwan ng Enero. 49 minutos na, senyora. Makalipas po, nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Ginagawang pag-aaral ngayon ng Department of Local Government o DILG na yung pagsasapubliko sa mga pangalan ng pulis na mapapatunayang sangkot sa paggamit at pagbebenta ng illegal na droga sa bansa. Kailangan talaga ito eh. Para sa atin ha, karaniwan po kasi talaga nasasangkot eh sa illegal drugs, mga pulis na naka-assign sa Drug Enforcement Unit. Dahil ang trabaho nila, siyempre, nanguhuli po yan eh ng mga nagtutulak ng droga, particular ang Shabu na yan at sinasamantali nila ang pagkakataon at ang mga nakukumpiska nila
alam nyo, nangyayari, nire-recycle at ibinibenta ulit sa kalye at pagkatapos ay huhulihin uli nila. Isipin nyo yan, napakatindi, napakapatindi na huhulihin nila. Hindi na nakakapag, hindi na nakapagdataka na kahit ang pulis ay may mababang ranggo kapag na-assign sa drug enforcement unit ay nakabibili ng SUV at may mga paupang pinto ng apartment pa. Biro mo yan, 50 minutos na makalipas na nagbabadaling alas 6 ng umaga. Nasa linya po natin si Ma'am Dana Sandoval, Bureau of Immigration. Magandang umaga, Ma'am Dana. Hi, good morning. Good morning po sa inyo sa matang kilit po na inyong programa. Ah, kasi gusto lang namin manaman itong na, kamusta na po ngayon ang daloy ng ating mga sa immigration natin na overcome na natin, ano? So far po, actually marami-rami pa po ngayon. Marami pa rin? Marami-rami pa rin po hanggang mga bandang Chinese New Year po, inaasahan po natin na medyo hindi lang nang bumubiyahe. Ayun. So talaga hindi natin maiwasan yan. Pero nagugulat kami kahit na sa kabila ng madami na yan, talaga ika nga ang mga tao natin eh, ang mga official, ang mga tao natin nakatutok diyan pero hindi nakalusot yung isang fake Pilipino sa inyo, ha? Ma'am Dana, paano ba nangyari ito? Yes, opo. Ito po ay na-intercept natin sa NAIA Terminal 1. Ito po ay kumpleto po siya, may mga documents po siya. Siya po ay may Philippine passport, siya po ay may birth certificate na pinapakita. Mm-hmm. But nung siya po ay tinanong about basic things, mga basic Tagalog words or kahit ano pong dialect ng Pilipinas, hindi po siya makasagot. At kahit yung tungkol po sa identity niya bilang isang Pilipino, hindi niya rin po masagot ng maayos. Hindi niya po masabi kung saan po siya pinanganak and everything po, yung mga details about his birth po. So dun po nag-prompt na mas investigahan po itong taong ito. So doon kayo nagkaroon ng hinala, ng tinatanong niyo na, right, ng kinakausap na ng salitang Pilipino, hindi makasagot? Pero anong right sagot niya lagi, English o Chinese? English po ang sagot niya. Nung tinignan po ang database natin, nakita po na meron po siyang previously Canadian passport and Hong Kong passport po na ginagamit. I see. Doon yun, doon yun na verifika na talagang at hindi lang sa database ninyo na tsempohan yan na Ma'am Dana. Yes, very suspicious po yung kanyang demeanor at saka yung kanya pong mga dokumento na pinipresenta compared po dun sa mga statements niya. Okay. At this point nga, nasa na po ngayon itong Canadian na fake Pilipino na yan? Well, ito po, tinurn over natin sa legal division natin para makasuhan for inquest po at makasuhan po ng violation of the Philippine Immigration Act. Anong nakalagay na pangalan niya, ma'am? Anong nakalagay na pangalan niya? Pilipino rin bang pangalan niya? O ano pinido niya? It's a Chinese name po, although naka-Canadian passport po yung huli niyang ginamit. Meron po siyang permanent residence visa. Hindi ko lang po siguro ma-disclose as early as now yung kanyang pangalan. Mm-hmm. Habang ongoing po yung investigation dun sa details po, dun sa kanyang mga pasaporte na pinapakita. I see. Okay, yun lang po ang gusto namin ma-trace, ma'am. At this point, siguro, ano ba ito? Sa dami ng mga sa dami ngayon, mga inatugan natin sa immigration dahil talagang incoming at outgoing ang mga tao ngayon, ang mga passengers natin sa iba't ibang panig ng daigdig dyan po sa airport at ganun din syempre hindi lamang naman sa airport dyan nakita natin na talagang hindi makakalusot itong mga ganitong mga pagpapanggap o mga fake na mga dokumento na pinakikita nila. Yes sir, definitely po kasi highly trained po yung ating mga tauhan dito po sa pag-i-interview po ng ganito at pag-detect po ng fraudulent activities. Also, meron po tayong forensic laboratory para pong CSI. Medyo high-tech po yung mga gamit na yon para po i-check yung mga dokumento nitong mga umaalis po at dumadating. Kung meron po mga peke na pinapakita, pinapasok po natin sa forensic laboratory po natin yan para i-check po yung authenticity ng mga dokumento. Ayun, meron pala tayong ginagamit na gano'n. No? Kaya in case na may dududa na tayo, gagamitin na natin o lagi natin ginagamit talaga yung ating aparatos? Initially po, yung ating mga passport readers ko sa airport, nakaka-check na rin po yan ng fraudulent passports. And then for
closer inspection po yung ating forensic laboratory comes in. I see. Maraming salamat, Ma'am Dana, sa pagbibigay danyo muli sa amin sa DWIC. Dito po sa aming palatuntunan sa Senior Balita. Maraming salamat, Ma'am. Anytime po. Salamat po. Good morning. Okay, Ma'am, si mga kaibigan, si Ms. Dana Sandoval ng Bureau of Immigration, ang tagapagsalita po ng Bureau of Immigration. Nagatid sa ating orasan, 55 minutos na po makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga. Senyor Balita! Bumalag ang Department of Justice o DOJ kaugnay sa naging payag ng Human Rights Group na wala umanong nagbago sa sitwasyon ng illegal na droga at karapatang pantao mula ng manungkulan bilang pinuno daw ng bansa si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, magkakaiba umano ang paraan ng Administrasyong Marcos pagdating sa pakikipaglaban sa illegal na droga. Sinabi ni Remulla na maaari namang kausapin ng Philippine National Police o PNP hinggil sa kanilang metodolohiya o pamamaraan sa pagsugpo ng illegal na droga kung saan kanila ding ibabalidate ang ulat o impormasyong inilabas ng nasabing grupo. Iginit po ni Remulla na nakatutok ang gobyerno sa mga kaso katulad ng extrajudicial killings kung saan nagpapatuloy pa ang investigasyon at pagdinig sa naturang kaso. Senyor Balita! Umano na sa mahigit 20 milyong subscriber identity module o SIM cards ang nairehistro na po sa Pilipinas. Ito po ang sinabi ng Department of Information and Communication Technology o DICT, 3 linggo ng unang simulan ang programa ninsunod sa mandato ng Republic Act No. 11934 o ang SIM Registration Act. At batay sa uling SIM registration tally ng DICT, hanggang nitong Enero 15, kabuuan ng 20,551,294 SIM cards ang nairehistro po sa bansa. Gayunman, katumbas lamang ito ng 12.16% ng target na irehistrong SIM cards na abot po sa 168,977,773. Senyor Balita! 27 minutos na, senyora, makalipas ang nagmamadaling alas 6 ng umaga, ibinasura ng Manila Regional Trial Court ang kasong murder laban kay dating Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Member Sandra Cam, anak nitong si Marco Martin Cam at apat na iba pa. Kagunay ito sa pagpatay kay dating Batuan Masbate Vice Mayor Charlie Yuzon III sa Sampaloc, Maynila noong October 2019. Sa desisyon ni Judge Dina Aguila Topacio ng Manila RTC Branch 42, bigo ang prosekusyon na patunayan ng mga paratang laban sa mga akusado. Sinabi naman ni Attorney Benaventura Miranda, abogado ng mga CAM, na sisikapin nilang makuhang kopya ng desisyon upang maproseso na ang paglaya ng kanilang mga kliyente. Pinagpaliwanag din ng korte ang station commanders ng San Jose Police ng Sabinyan, Laguna at poblasyon sa Kamiling, Tarlac kung bakit hindi pa ibinabalik ang e-warrants of arrest laban sa iba pang akusadong sina Junel Gomez, Bradford Solis, Juanito De Luna at Rigor Del Cruz. Senyor Balita! Sa 746 million pesos ang pinsala po sa sektor ng agrikultura dahil sa matinding pag-ulan na nagresulta po sa mga pagbaha. Batay sa ulat ng Department of Agriculture, kabilang sa mga naapektuhan ay ang Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Aabot na sa 36,307 na magsasaka ang naapektuhan, habang aabot naman sa 14,158 metric tons na mga produksyon ng nasayang na kinabibilangan ng mga palayan, maisan, high-value recrops at ganun din ng mga livestock at ganun din ng mga poultry products. Senyor Balita! Minsan pa ang ating pag-aatid sa inyo ng ating mga Romero Peque at mga umaariba nating mga balita at mga issue at pakikipagpanayam sa likod ng mga pangunay mga balita ngayong araw na ito ng Martes at 17 ng buwan ng Enero. Magbabalik po kami bukas. Pa'y siyempre, bago niyan, bago tayo magpansamantala magpaalam, isa muna ng mahalagang mensahe. Mula sa ating chairman,
Jesus is our big boss. We are His employees. We are thankful to Him for your everyday salary called life, with benefits called blessings, and a reward called eternal life. Think good. Think God. Thank God. Please stay safe. God bless you. From our chairman, the New Broadcasting Corporation. Maraming salamat, chairman. With that, si Señor Ray Pacheco minsan pa nagsasabing, hasta mañana! Señor Balita! Señor Balita! 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 Balita!